Ang nobelang ito ay hatid sa inyo ni Mitsuki Official. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Paki-like and subscribe naman po. Maraming salamat and God bless. Kabanata 951 hanggang 960. Nais ni Ana na magtanong ng higit pa, ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, walang lumabas. Noon lang, nakatanggap ng tawag si Alex mula kay Cheryl. Alex, mayroong ilang mga tao na dumating para sa isang konsulta sa medical exchange. Naghahanap sila ng ilang immortal doctor mula sa witch doctor sect o isang bagay, ngunit pagkatapos ay narinig nila sa iyo ang tunay na isa, kaya binago nila ang kanilang ruta at pumunta sa iyo. Ngunit, nakikita ko na ang kanilang saloobin ay talagang masama, at sinabi ni Wilbert na maaaring sila ay mga tao mula sa pamilyang Missouri Coleman at marahil ay walang magandang hangarin sa iyo. Kudlit, kinukolekta ni Cheryl si Alex ng hindi maganda matapos ang mga tao mula sa pamilyang Coleman ng Missouri na umalis sa hotel. Umiti si Alex at sinabi ng mahinahon, huwag kang mag-alala, okay lang. Ako ay nag-aalala. Ang pamilyang Coleman ng Missouri ay isang malaking makapangyarihang pamilya. Narinig ko na marami silang mga mandirigma, at hindi ito pamilya na ang mga ordinaryong tao ay sumasalakay. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Protektahan mo ba ako? Tumawa si Alex ngunit sa loob ay nakaramdam siya ng mainit. Malinaw niyang makita ang pagmamahal ng magandang doktor sa kanya. Ito ay lamang na ang biyaya ng kagandahan ay medyo mabigat, at naramdaman niya ito na medyo hindi mapigilan at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Paano ko maprotektahan ka? Tanong ni Cheryl, ikaw, salungguhit magmadali at itago, huwag kang mag-alala, nangyayari ito na hindi ako isang ordinaryong tao. Maaari mong hawakan ng pulong ng palitan na may kapayapaan ng isip. Mayroon pa akong dapat gawin, kaya makikipag-ugnay ako sa iyo mamaya, sinabi ni Alex. Nang matapos ang tawag, natagpuan niya na si Anna ay may isang ekspresyon na nagsasabing scumbag, kasa kanyang mukha. Hindi niya talaga ito nakuha, kaya't inilayo niya lamang ang telepono ng isang sarado na mga mata ng EMS upang magpahinga. Sa mga kakayahan ng pamilya ng Coleman ng Missouri, sigurado akong marami silang nakitang impormasyon sa akin. Ang katotohanan na nang ahas silang maghanap sa akin ngayon ay nangangahulugang ang isang grandmaster ay nangunguna sa koponan. Kudlit-kudlit. Isang grandmaster_.lt kaya lang mangyari, nais kong subukan ang bay ng 36 nanograms aking ninuno, maging o hindi ito kasing ganda ng sabi ng alamat. Kudlit. Habang siya ay malalim sa pag-iisip, narinig niya si Anna na tinalay buksan ang kanyang bibig upang magtanong, Alex, kung gaano karaming mga kababaihan ang mayroon ka zero. Umiling-iling si Alex sa tingin ko ay pipigilan mo at hindi na magtanong. Gayunpaman, kay Tigress, siya ay masyadong mousy sa na hindi. Ang nakikita mo sa iyong mga mata ay maaaring hindi ang katotohanan, sagot ni Alex. Lahat ng mga babaeng nakita mo ngayon, wala sa akin ang nasa akin. Kung gayon, lahat ba sila ay iyong mga confidantes? Mayroong isang mahusay na linya sa pagitan ng isang confidante at isang manliligaw. Isang mabuting linya, si Alex ay nahuli, at naintindihan niya pagkatapos ng ilang segundo. Ana, hindi ko inakala na ikaw ang magiging uri ng tao. Kudlit, unti-unting sinimula ni Ana na palayain ang kanyang puso. Ang isang taong tulad ni Alex ay talagang isang higanti sa mga mer at hindi isang tao na maaari niyang yumuko sa kanyang kalooban pagkatapos ng lahat. Nang makita niya si Waltz bago ito, siya ang pinaka-nakakaapekto na babaeng nakita niya. Kasabay nito, nakita rin niya ang kamanghamanghang mga kasanayan sa martial art ni Waltz at nadama na mas mababa sa kanya. Alam niya na kahit na ang isang misteryosong babae ay hindi mahuli ang kanyang pansin, pagkatapos ay hindi niya dapat pag-asa para dito. At kung gayon, maaari rin niyang palayain ang kaisipang ito pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang karaniwang pag-uugali ng tigre at sinabi, ako ay tulad ng isang tao. Hindi mo lang alam, pakiramdam ko ay mayroon kang masamang problema. Tumugon si Alex sa kanya ng isang sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Gusto mo bang marinig ito? Tanong ni Ana, sabihin mo sa akin, ikaw ay isang tao na hindi tinatanggihan ang alinman sa mga babaeng lumapit sa iyo. Sasabihin ng ilan na ikaw ay isang banayad at mainit-init marpakopya, ngunit sa pagiging totoo, ikaw ay isang scumbag kapag hindi mo tinanggihan ang sinuman, talagang nasasaktan ka ng ibang babae. Ang isang scumbag ay hindi
Kailanman aaminin na sila ay mga scumbags, o marahil ay hindi nila ito napagtanto mismo. Tumango si Alex. Ang sinabi mo lang ay may katuturan. Siyempre ginagawa ito. Ako ay isang lohikal na tao. Walang babaeng nanalo upang makita ang kanyang lalaki na may hindi malinaw na pakikipag-ugnayan sa ibang mga kababaihan. Kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Kudlit, alamin at tanggihan. Kapag lumapit ka sa mga kababaihan, kailangan mong tanggihan ang mga ito ng mahigpit kapag tinutukso ka ng isang babae, kailangan mong tanggihan. Ang mga ito, kapag nais ng isang babae na gumawa ka ng isang bagay, kailangan mo ring tanggihan ang mga ito. Hindi mo sila bibigyan ng pagkakataon na magsimula, kailangan mong maunawaan ang isang bagay, ang dahilan na lumapit ka sa iyo ay nais nilang matulog sa iyo. Sabi ni Ano, ihinto ang kotse. Biglang sinabi ni Alex, ha, ito ay isang highway, bakit mo gustong ihinto ang kotse? Kudlit, kailangan kong lumayo sa iyo dahil masasabi ko sa iyo na nais ding matulog sa akin. Naguguluhan si Ana. Malinaw, hindi pinigilan ni Ana ang kotse ngunit bumagsak sa pedal ng gas sa halip, na ginagawa ang pag-drift ng kotse na parang nasa isang lahi ng free. Tumawa siya ng malakas at sinabi, ang aking pintuan ng kotse ay na-welded. Walang paraan na maaari kang isang rim ng pagkuha ng kotse sa gitna ng highway. Kudlit, hindi ito tulad ng inilaan ni Alex na makalabas ng kotse. Kaya, umiling-iling siya at sinabi, nakikita mo ba? Hindi ito alam kung paano tumanggi, ngunit hindi ako binigyan ng anumang paraan. Kudlit, sa isang sulyap ng isang mata, nakarating sila sa base ng banal na konstabulasyon. Nalaman lamang nila na si Sky ay wala sa paligid kapag nandoon sila at natumakbo siya papunta sa Alaska para sa isang bagay. Sa panahon ng interogasyon ni Darven, nakaupo si Alex sa tabi ni Anna, na dumaloy sa kanyang dossier. Hindi niya alam ang tungkol dito kung hindi niya ito nabasa, at sa sandaling ginawa niya, siya ay nastartled. Ang banal na konstabulasyon ay talagang dumaan sa matrabaho na pagsisikap para sa taong ito. Ang mga file na nakuha sa pamamagitan ng kanilang pagsisiyasat ay hindi bababa sa 5 sentimetro ang kapal, at marahil ang mga bagay na kahit na si Darven mismo ay nakalimutan ay naitala sa loob nito. Ang mga tala ay nakasaad sa mga magulang ni Darven had namatay noong siya ay bata pa bago siya pinagtibay ng kanyang Panginoon. Gayunpaman, mayroon siyang likas na may problemang saloobin, madilim ang kanyang pagkatao, at hindi siya nakakasama ng mabuti sa ibang mga alagad. Itinuro ni Alex ang detalyeng iyon at tinanong si Anna, paano ka namamahala upang makahanap ng impormasyon tulad nito? Ano ang mahirap tungkol dito? Tinanong ni Anna ang mayroong maraming mga uri ng master sa banal na konstitusyon. Hanggat nagawa ito ng paksa, ang lahat ay matatagpuan. Hiningi lang ni Alex ang kapakanan ng pagtatanong. Turnan, nagpatuloy siya sa pagbabasa. Si Darven ay naging isang guro sa edad na 23. Pagkatapos ay nagtungo siya sa Hong Kong, ngunit hindi niya maiiwasan ang kanyang mga ambisyon doon. Sa halip, dahil hinihikayat niya ang magkasintahan ng isang boss sa ilalim ng lipunan, hinabol siya ng boss na iyon, at ang kasintahan na kanyang hinihikayat ay nakatulong sa kanya na makatakas sa Hong Kong. Gayunpaman, pinatay ang kasintahan na si Di ang boss. Matapos makatakas si Darven mula sa Hong Kong, nagtungo siya sa Timog Silangang Asya. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, nagbigay siya ng respeto sa isang shaman grandmaster. Pagkalipas ng 3 taon, kasama ang 300 shamans, bumalik siya sa Hong Kong kung saan pinaghiwalay niya ang mga tenden ng boss, na hinabol siya, at sinaksak siya. Hinaila niya ang kaluluwa mula sa katawan at ginawa siyang isang zombie upang gawin ang kanyang pagbid. Pagkatapos nito, siya ang naging pinakamalaking boss ng lahat ng mga shamans sa rehiyon ng Hong Kong. Kapag siya ay tapos na pag-scan sa pamamagitan ng mga file ng halos, hindi mapigilan ni Alex na tingnan ang Darven na may buong bagong antas ng paggalang. Ito ay talagang isang wastong boss, ngunit hindi niya alam kung bakit sa kahanga-hanga at makapangyarihan. Ang boss na tulad nito ay babalik at nais ang signboard ng kung ano ito mula kay James. Nang makita na si Anna ay hindi nakakakuha ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa Darven, nag-ambala si Alex at tinanong, Darven, bakit mo nais ang signboard mula kay James Coney? Ikaw ay isang shaman, hindi ka maikli ng pera o kakulangan sa katayuan. Kung hindi ka magiging isang shaman, naghahanda ka bang maging isang doktor sa pamamagitan ng pagkuha ng signboard?
Sinulya pa ni Darven si Alex, tinitigan siya nang walang salitang ginamit niya ang katahimikan upang tumugon sa paghaharap ni Alex. Umiling si Alex, hindi ito matalinong pagpapasya kung hindi ka makipagtulungan. Mayroon akong mga paraan upang sabihin mo ang katotohanan. Itinaas niya ang isang damit panloob sa hangin, itinuro ito sa pagitan ng kilay ni Darven. Kaluluwa ng pag-agaw ng kaluluwa. Maaari lamang itong tiisin ni Darven sa loob ng 5 segundo. Ibinuhos agad ng pawis ang kanyang katawan. Nang inag ang kanyang katawan sa buong hindi mapigilan habang siya ay sumigaw ng pagsuko. Ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat at ang kanyang tinig ay mabagsik habang siya ay nagsalita, dahil, sa loob ng signboard ng Ganoderma, naglalaman ito ng liim ng walang kamatayang doktor, Gilram Extraordinaire, ano? Si Alex ay nahuli, ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa immortal doctor na ito, Gilram Extraordinaire. Hindi niya inaasahan na magkaroon ng follow-up si Darven tungkol sa bagay na ito. Sabihin mo sa akin ng mas detalyado. Pinunasan ni Darven ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kahit na ayaw niya talagang pag-usapan ito, ang mga circumstances ay higit pa sa mahawakan niya. Hindi niya naisip na ang isang mababang susi na kilos ng pag-agaw o signboard ay maakit ang isang malakas na tao tulad ni Alex. Ang lahat ng kanyang shaman arts ay tila hindi epektibo. Kahit na ang parasito na nakatanim niya kay Ana ay nabigo. Narinig ko lamang mamaya na sa loob ng signboard ng Ganoderma, mayroong isang panggamot na kayamanan na nakatago sa loob nito na siyang mana ng Immortal Doctor, Gilhern. Kudlit, si Alex ay hindi lubos na kumbinsido bilang isang shaman, hindi ba ito isang madaling bagay na alisin ang signboard ng Ganoderma? Ang signboard ay nakabitin sa labas ng pintuan. Kung ikaw ay isang ordinaryong tao na gumagamit ng pusta na ginawa mo ngayon, naniniwala pa rin ako ito ngunit. Maraming mga shaman sa ilalim ng iyong utos, at mayroon kang walang hanggan na kayamanan. Hindi mo kailangang magmook ng isang malaking kaguluhan. Umiling-iling si Darven at sinabi, hindi iyon signboard. Isa pa ito, nalaman ko na sa wakas ay ipinasa ito ng aking Panginoon kay James Coney. Ngunit, kahit na ang aking Panginoon ay hindi alam ang lihim ng signboard na ito. Tulad ng para sa paggamit ng pusta bilang aking pamamaraan, ito ay dahil sa akin ang taong ako ngayon, hindi na ang Shaman King ng Hong Kong. Pagkatapos, sa wakas ay nagsalita si Darven tungkol sa mga tunay na dahilan. Tinanggap niya ang ilang mga alagad sa Hong Kong, at ang isa sa kanila ay pinangalanan Mike Lander. Siya ay may isang malakas na talento para sa sining ng Shaman, sa lalong madaling panahon siya ay lumampas sa Panginoon na nagturo sa kanya gayunpaman, ang mga ambisyon ni Mike ay mahusay din. Nais niyang maging hari ng Hong Kong at maging sa buong Timog Silangang Asya. Ang pagkakaroon ni Darven ay isang hadlang sa kanya. At kung gayon, inilunsad ni Mike ang isang sneak na pag-atake laban kay Darven. Siya ay nagtapo ng isang sumpa ng kamatayan sa kanya kung hindi tinanggal ni Darven ang sumpa sa kanya noong 3 Marso sa susunod na taon, iyon ang magiging huling araw ng kanyang buhay. Natagpuan din ni Darven ang kanyang sarili na nakahiwalay sa Hong Kong. Inabandona at ipinagkanulo ng mga tinawag niyang kaibigan at wala nang pupuntahan. Sa pamamagitan ng pagkakataon, nahawakan niya ang lihim ni Gilhern. Naramdaman niya na ang haba hanggat maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa mana at maging isa sa mga immortal na doktor sa henerasyong ito, tiyak na maialis niya ang sumpa ng kamatayan sa kanyang sarili ng madali. Matapos pakinggan si Darven, tila naalala ni Alex ang isang bagay at nagtanong nang mabuti, ano ang kaugnayan sa pagitan ng Immortal Doctor, Gilhern, sa iyong Panginoon? Kudlit, Ganoderma ay nilikha ni Gilhern para sa ilang kadahilanan, iniwan niya ang mga paraan ng Witch Doctor sect at kinuha ang mana ng bruha ng doktor mula sa Nonagon Cave at pagkatapos ay itinatag ang Ganoderma. Sige, iyon lang, wala na akong ibang katanungan. Pagkatapos, lumingon siya kay Ana at nagtanong, mayroon ka bang anumang mga katanungan Zero itanong sa kanila ngayon? Kudlit, hindi niya lang sasagutin ang anuman dito. Sabi ni Ana, tiyak na sisagot siya, sabi ni Alex. Pagkalipas ng 5 minuto, sinagot ni Darven ang tanong ni Ana. Sa pangunahing insidente ng pagnanakaw sa kasaysayan ng nakaraang taon na kinasasangkutan ng isang pambansang kayamanan na hindi dapat mawala, ang tanong ni Ana ay kung si Darven ay isa sa mga kasangkot. Ngayon na ang kayamanan ay nawawala, saan ito? Inamin ni Darven at nagbigay ng 2 pangalan.
Ang dalawang pangalan na binanggit niya halos ay tumalon si Alex mula sa kanyang upuan, sila William Rockefeller at Susan Hunter. Alam din ni Anna na ang ama ni Alex ay pinangalanan William, ngunit hindi niya inisip na babanggitin ni Darven ang kanyang pangalan kaya, mabilis siyang nagtanong, alin sina William at Susan? Sabihin sa amin ng mas detalyado. Kudlit, tulad ng tungkol kay Alex, halos tiyak siya. Ang Rockefeller ay isang tanyag na pangalan, at sa Amerika, kung hindi ito 1,000, mayroong hindi bababa sa 800 tao na may parehong pangalan. Gayunpaman, ang apelyido, Hunter, ay mahirap, at kapag ang dalawang pangalan ay binanggit ng magkasama, walang pag-aalinlangan. Tulad ng inaasahan, sumagot si Darven, si William Rockefeller ay o martial arts grandmaster, at siya rin ay isang napakalakas na magsasaka. Si Susan Hunter ay kanyang babae, isang raider ng libingan. Noong nakaraang taon, sa ilalim ng kanilang pamumuno, W. Karapatang Ari ay nagtulungan upang makapasok sa 1,000. Ang bagay na iyong hinahanap ay wala sa aking mga kamay. Kung nais mong hanapin ito, kailangan mong hanapin ang mga ito. Patuloy na kumikislap si Alex sa sandaling ito. Noon lang, tumayo si Anna. Siya ay nakakuha ng nangunguna, at inilaan niyang iulat ito at magkaroon ng iba sa banal na konstabulasyon na mag-imbestiga kina William at Susan sa lungguhit. Ang bagay na ito ay nauugnay sa isang martial arts grandmaster at isang cultivation guru. Ito ay ganap na lumampas sa jurisdiction ni Anna. Ang bagay ay dapat matukoy ng mga mas mataas na up. Anna, saan ka pupunta? Tanong ni Alex. Mag-uulat ako ng impormasyon at hawakan ng intelligence department ang pagsisiyasat at pag-follow up. Maghintay ng 1 minuto, sabi ni Alex, hinawakan ang kanyang pulso. Sa pamamagitan ng 1 alon ng kanyang kamay, ang pintuan sa silid ng interogasyon ay sarado ng puwersa sa 1 oras, tiningnan niya ang kamera sa itaas ng mga ito, na umaabot upang kunin ang hangin, at kinuha ang kamera kaagad mula sa lokasyon nito. Natagpuan pa niya ang hard disk na konektado sa kamera at tumapak dito. Nabigla si Anna. Alex, ano ba ang ginagawa mo? Alex leveled Q solemn na tumingin kay Anna at sinabi, Anna, maaari ba akong humiling sa iyo ng 1 pabor? Natigilan si Anna, gayunpaman, sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, hindi ito biro, at kaya sinabi niya, bakit ka napakabigat tungkol dito? Iniligtas mo ang aking buhay. Sabihin mo sa akin kung sino ang kailangan mo. Hindi ako natatakot sa anumang paghihirap. Kahit na gusto mo ang aking buhay, hindi ko rin maliligo. 1 mata, huwag iulat ang bagay na ito, sinabi ni Alex. Tuldok, ha, hindi maintindihan ni Ano, bakit, kudlit, dapat mong malaman na ang pangalan ng aking ama ay si William Rockefeller, Alex Ripiea. Tumawa si Anna sa kabila ng kanyang sarili. Alam ko, ngunit iyon ay tiyak na hindi pareho ng William Rockefeller. Ang William, na binanggit niya ay hindi lamang isang martial arts grandmaster, ngunit siya rin ay isang ka-devotion guru. Mayroon din siyang 1 babaeng nagngangalang Susan Hunter at hindi ang iyong ina, Brittany. Paano siya magiging iyong ama? Tumango si Alex. Ito siya, imposible, imposible lang iyon. Tumahimik si Anna. Natigilan. Bigla niyang naalala na si Alex ay 1 martial arts na grandmaster at 1 cultivation guru. Kung gayon, ang lahat ng natutunan niya ay mula sa kanyang ama. Ang iyong ama, siya talaga ang martial arts grandmaster. Oo, isa rin siyang cultivation guru. Ang kumpirmasyon at katiyakan ni Alex ay naramdaman ni Anna na ang kanyang isip ay malapit ng maputok. Sa sandaling ito, biglang nagwika si Darven, ano, anak ka ni Boss Rockefeller. Si Boss Rockefeller ay mayroon na may asawa at may mga anak, ikaw. Sa lungguhit mukha kang medyo katulad ng Boss Rockefeller. Nanlaki ang mga mata ni Anna at nakanganga ang bibig niya. Alex, kung ano ang nangyayari sa mundo, ang mas naririnig ko, mas nalilito ako. Hindi ba itinatag ng iyong ama ang Rockefeller Group at 1 negosyante? Hindi ba siya namatay sa aksidente sa kotse noong nakaraang taon? Ito, kudlit, emf. Iyon ang pinakamalaking biro sa mundo, sabi ni Darven. Ang Boss Rockefeller ay 1 mahusay na diyos ng martial arts, ang kanyang mga kasanayan na hindi magkatugma ng sinuman sa mundong ito. Master din siya sa martial arts at paglilinang. Paano siya mamamatay sa 1 aksidente lamang sa pangangalaga? Kahit na 10,000 toneladang higanteng bulong ang nit sa kanya, hindi ito de Boss Rockefeller, ngunit ang bulong na ginagawa para sa
Mula sa kanyang pagsasalita at ang kanyang mga salita, malinaw na siya ay may tunay na pagkagulat at paghanga kay William. Sa sandaling ito, ang paraan ng pagtingin niya kay Alex ay hindi na nagagalit ngunit tila nasa sabik sa ideya na makilala ang batang master ng kanyang Panginoon. Sinulyapan ni Anna si Alex. Tumango si Alex. Kung tama ako, ang aking ama ay marahil ay buhay pa. Ngunit, hindi ko alam kung nasaan siya, Hindi na alam ni Anna kung ano pa ang sasabihin. Ang pagkakaroon ng isang grandmaster para sa isang ama, ano ito? Hindi lamang siya ay isang grandmaster, ngunit siya rin ay isang cultivation guru. Hindi katakataka na nakamit ni Alex ang napakaraming edad at nagawang yabag sa isang natural na may talento na batang babae na katulad niya. Ang kanyang pagmamataas ay nagdusa ng isang suntok. Ito ay hindi patas. Masakit ang puso niya mula sa kawalan ng katarungan dito. Gaano ka Jose kung mayroon siyang grandmaster para sa isang ama din? Nawala na ang Boss Rockefeller. Ang mga mata ni Dorven ay lumawak na puno ng kawalan ng paniniwala pagkatapos, tila naalala niya ang isang bagay at tila nag-aalangan. Si Alex ay masigasig na nakakaalam ng pagbabago sa ekspresyon ng niece, kaya lumingon siya kay Anna at sinabi, "Maaari ba akong makausap siya?" Kudlit, ikaw kon, ngunit, kudlit. Tumingin si Anna sa kamera na nawasak. Ang banal na konstabula ay may mga patakaran na ang bawat pagsisiyasat ay dapat na subaybayan at maitala. Sa paggawa nito, sinira ni Alex ang mga patakaran ng banal na konstabulasyon. Hinayla siya ni Alex. "Ana, ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay o kamatayan ng aking ama. Sana matulungan mo ako. Mula ngayon, on, makikita mo si de aking kapatid na dugo." Nasimangot si Ana. "Maaari mo pa bang tretuhin ako tulad ng isang kapatid na babae?" Pagkatapos nito, fine, ang paunang impresyon ni Ana ay nat ang kanyang mga araw ay naiiba kaysa sa iba pa. Pagkatapos, nagbago ang isip ni Alex. "Isaalang-alang na may utang ako sa iyo. Kung tulungan mo ako sa oras na ito, tutulungan kitang makamit ang antas ng Earth Expert." Nanlilisik ang mga mata ni Ana, ngunit pagkatapos ay umiling-iling siya. "Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko lang na hindi ako maliligo ng isang pilik mata kahit na gusto mo ang aking buhay. Hindi ko kailangan ng anumang pagbabayad mula sa iyo. Tuloy at makipag-usap." Pagkatapos, nagpunta siya sa isang comer. At tumalon. Inabot niya ang isang nakatagong sinag sa itaas at hinawakan ang aparato ng pagsubaybay bago pa ito ihatid sa direksyon ni Alex. "May isa pa dito. Tigtas ito ngayon. Lalabas ako at magbantay." Walang pagsasalita si Alex. Nang mawala si Ano, nagbuntong hininga si Darven. "Hindi ko inaasahan na gusto mong maging anak ni Boss Rockefellers. Tulad ng ama, tulad ng anak talaga. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo sa iyong mga kamay ng buong puso." Dumiretso si Alex sa puntong iyon. "Nakilala ko si Susan Hunter. Kudlit." Si Darven ay nahuli, at isang kakaibang hitsura ang tumawid sa kanyang mukha. "Nakilala mo siya? Kung gayon, alam mo ba na siya at ang iyong ama?" Nang makita si Alex nod, Darven coughed awkwardly, pagkatapos ay binago ang paksa. "Akala ko ang paglaho ng iyong ama ay maaaring magkaroon ng isang bagay na gagawin kay Susan, ngunit dahil nakilala mo siya, kung gayon maaari kong mali si De." "Kudlit, paano ka nagkita at ang aking ama?" tanong ni Alex. Bigla, si Darven ay may malayong pagtingin sa kanyang mga mata. "Pinag-uusapan. Iyon, sa palagay ko ang isang palitan ng mga suntok ay maaaring tumabi sa pagkakaibigan, dahil kung walang pagtatalo, walang magiging konorjon. Nang mag-clone ang iyong ama sa Hong Kong, hindi sinasadyang nakipag-away siya sa isa sa aking mga alagad. Pinutol ng iyong ama ang binti ng aking alagad sa isang angkop na galit, kaya syempre, kailangan kong gumawa ng isang bagay sa ngalan ng aking alagad, at pagkatapos, ubo. Hindi namin kailangang pag-usapan ng labis ang nangyari pagkatapos. Kudlit, ito ay lubos na kawili-wiling marinig ang tungkol sa mga nakaraang gawa ng kanyang ama. Sa una, ang imahe ni Alex ng kanyang ama ay isa sa isang pangulo at boss, ngunit ngayon, ang imaheng ito ay unti-unting kumupas at si Explain na di isa pang malakas na anino. Habang siya ay naghukay at nag-imbestiga ng higit pa, ang anino ay naging mas malinaw at mas malinaw, na kumukuha ng isang solidong hugis. "Paikot Abril ng nakaraang taon, hinanap ako ng iyong ama at hiniling na sundan ko siya upang galugarin ang isang sinaunang libingan.
Ang libingan ay kabilang sa Cesar, isang warlock mula noong sinaunang panahon. Mayroong isang kabuoang 72 tao na nagpunta sa bawat. Isa sa kanila ay mahusay na mga manlalaro sa kanilang larangan hindi inaasahan, ang mga panganib sa libingan ay mas malubha kaysa sa naisip namin. Kung hindi para sa mga dimakajos na kapangyarihan ng iyong ama upang malutas ang iba't ibang mga krisis, lahat ay 72 tao ang mawawala. Sa huli, kakaunti lamang sa atin, 13 ang gumawa ng olibo. Ngunit, malaki rin ang mga gantimpala. Pagkatapos ay tinanong ni Alex, kung gayon, alam mo ba kung bakit ang aking ama ay nagpunta sa libingan sa unang lugar? Hindi namin malinaw ang mga detalye, ngunit tila nauugnay ito sa banal na aklat, sagot ni Darven. Sa mga bagay na sinabi niya, mas kaunti o mas kaunti ang hulaan ni Alex ng ilang mga bagay na tumpak. Oh, tama na. Bigla kong naalala ngayon. Mayroong maraming mga pangkat ng mga tao na nais na agawin ang banal na aklat mula sa mga kamay ng iyong ama. Ang isa sa kanila ay ang mga Hapon. Ang mga Japanese brats na iyon ay dumating lamang na naghahanap ng kanilang pagkamatay. Sila ay isang tugma para sa iyong ama. Ngunit, mayroong isang napakalakas na grupo. Ang takot na ipinakita ng iyong ama sa oras na iyon ay inatake kami. Nagtataka ako kung ang paglaho ng iyong ama ay maaaring may kinalaman sa kanila. Kudlit, agad na nagtanong si Alex. Alam mo ba wesyo sila? Gayunpaman, hindi malinaw si Darven sa mga detalye ng Tan. Ang mga taong walang saysay ay hindi mahina sa kanilang martial arts at maraming mga grandmasters na mahirap harapin. Lahat sila ay may suot na pilak na maskara at hindi namin makita ang kanilang mga mukha sa olo. Naalala ko ngayon, medyo espesyal ang kanilang mga maskara. Mayroong ilang mga kakaibang pattern sa kanila. Kudlit. Itinulak ni Alex ang isang panulat at papel sa kanya. Pagkatapos, pinisil niya ng husto ang kanyang mga posas, at sa isang pag-click, nasira ang mga espesyal na kadena ng material. Natigilan si Darven. O aking kabutihan, Young Master Rockefeller, mayroon kang talagang malakas na mga kamay. Walang pakialam si Alex hanggat nakikipagtulungan ka sa akin ng masunurin at sabihin sa akin ang lahat, masisiguro ko ang iyong buhay. Maaari ko ring tulungan kang alisin ang sumpa ng kamatayan na nasa iyo. Marami nang sinabi ni Darven. Na napapagod na siya, at ito ang hinihintay niya na agad niyang kinuha ang panulat, naisip sandali, pagkatapos ay iginuhit sa papel. Karaniwan ang maskara. Ang hindi pangkaraniwang bahagi nito ay ang mga pattern ng siga. Dito mayroong isang baluktot na espiritu na nakatago sa loob ng mga pattern ng siga. Marahil ito ay tulad nito. Tumango si Alex. Isang huling tanong ang pambansang kayamanan na hinahanap ng banal na konstitusyon mula sa iyo, ano ito? Kudlit, nag-snort si Darven. Pambansang kayamanan, aking us. Panganib nating lahat ang aming mga Ilves upang mailabas ang mga item mula sa sinaunang libingan. Ano ang mayroon sa modernong Amerika? Young Master Rockefeller, hayaan mo akong maging matapat sa iyo. Ayon sa kung ano ang maaari kong gok, ang banal na constabulary ay naghahanap para sa iyo, hindi para sa dosako ng do bansa, ngunit sa katunayan, ang ibang tao ay gumagamit nito upang makamit ang kanilang mga personal na layunin. Naguguluhan si Alex. Bulong ni Darven, naghahanap sila ng isang susi, ngunit sinabi ng iyong ama na ang susi ay isang hindi kilalang bagay na hindi maibigay sa huli, hindi ko alam kung nasaan ang susi. Dapat malaman ng iyong ama. Nahinuubara ni Alex ang kanyang mga templo. Paano magiging mas komplikado ang bagay tungkol sa kanyang ama? Ngayon, kahit na ang banal na konstabulasyon ay kasangkot, at pagkatapos ay mayroong susi na ito. Anong pintuan ang binuksan ng susi kahit na? Gayunpaman, hindi alam ni Darven ang mga detalye sa lahat na naisip niya kung alam ni Susan ang tungkol dito. Malinaw, nang sila ay nakikipag-ugnay ay hindi niya sinabi sa kanya ang buong kwento at nagtago si Noo ng maraming bagay. Payon ko upang bisitahin ang libingan. Nang scissors minsan, sabi ni Alex. Han, kudlit, matagal nang natigilan si Darven. Siguro na shock niya si Dean sa kanyang isipan. Ang sinaunang libingan na iyon ay naging kanyang bangungot. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Tinulungan siya ni Alex na alisin ang sumpa sa kanya, at hindi man ito tumagal ng isang minuto upang gawin ito. Nanlaki ang mga mata ni Darven. Yung Master Rockefeller, talagang minana mo ang mga kasanayan ng Espiritu Doctor. At ikaw ay isang immortal doctor. Kudlit, hindi sumagot si Alex.
Sa halip, sinabi niya, na ibalik ko ang iyong mga kakayahan. Hindi ito magiging isang malaking problema para sa iyo na makatakas mula rito, di ba? Umiti si Darven, ang kanyang katahimikan sa kasunduan. Walang pagpatay sa sinuman. Gayun din, huwag hawakan ang pamilya ko, Hiri. Nang makita si Darven tumango, tumayo si Alex, binuksan ang pintuan ng Tan, at naglakad palabas. Nakakakita kay Ana sa labas ng pintuan, siya. Casual na sinabi, Ana, hay tulungan kang suriin ang iyong katawan. Suriin ang aking katawan. Sigurado ka, pagpunta upang matulungan ako na antas ngayon. Kudlit, malinaw na hindi maunawaan si Ana. Hindi niya alam na si Alex ay gumagawa lamang ng isang dahilan upang payagan si Darven na magkaroon ng kanyang pagtakas. Kung diretso niyang hiniling kay Ana na palayain siyang lihim, marahil ay sumang-ayon siya, ngunit ito ay maglayob ng isang mabibigat na buhol sa kanyang puso. Gayunpaman, kung nakatakas si Darven sa kanyang sarili, bibigyan ito ng isang paraan sa labas ng sitwasyon. Tumango si Alex sa kasunduan niya. Kailangan kong magkaroon ng isang mas malalim na pag-unawa sa iyong katawan bago ako makagawa ng isang hanay ng mga magagawa na plano at gamot upang maaari mong maayos na mapabuti ang antas ng iyong paglilinang. Kung hindi man, magkakaroon ito ng malubhang repercussions na maaaring hindi nakikita ni De sa ibabaw. Kinagat ni Ana ang kanyang mga labi. Eksakto kung gaano kalalim ang pag-uusap natin. Tuldo, ang mas malalim, mas mabuti. Kudlit. Mayroong isang maliit na bagay sa kanya na tila hindi niya maialis. Hindi mahalaga kung paano niya pinilipit ang kanyang mga salita sa kanyang ulo, parang gusto niyang gumawa ng isang buong pagsusuri sa katawan sa kanya. Ginaya niya lang siya na haburin, hindi ba? Ano ang isang tunay na scumbag? Kudlit, alam niya na naisave niya ang kanyang buhay, kaya hindi niya maiiwasan ang sakuna na ito. Well, mas mahusay na tanggapin lamang ang kapalaran kung gayon. Matapos ang ilang pagtulak, nakarating sila sa isang hiwalay na silid. Tahimik na sinulyapan siya ni Ana ang kanyang puso ay hindi inaasahan, at agad niyang sinimulan ang lahat hanggang sa ang kanyang mga sandata lamang ang naiwan sa mga iniisip ni Alex ay wala sa katawan ni Ana. Sa halip ay iniisip niya ang sinabi ni Darven na may gumagamit ng banal na konstitusyon upang makuha ang susi para sa kanilang personal na mga layunin. Ano sa mundo ang binuksan ang susi? At mas mahalaga, sino ang nagbigay ng utos? Sky Melves. Imposible. Sa loob, naisip ni Alex, hindi ba ito dahil lumilikha ako ng isang pagkakataon para kay Darven? Kudlit. Sa sandaling ito, isang sigaw ang nagmula sa labas. Ah, hindi maganda, nakatakas si Darven. Bumagsak ang puso ni Alex. Malapit nang maubusan si Ana, ngunit hinawakan siya ni Alex. Hindi mo pa na-i-fasten ang iyong sinturon, sa oras na i-fasten niya ang kanyang sinturon na ibinigay. Matagal nang nawala si Darven. Walang. Maraming mga tao ang naiwan sa banal na kaguluhan, at ang karamihan sa kanila ay walang malay sa lupa. Ang mga may malay tao pa ay mahina bilang okuting. Siya ay medyo kapado. Medyo nagulat si Alex. Si Darven ay matanda na hindi niya inaasahan na ang mas matandang mon ay masigla. Malinaw na ipinakita nito ang isang lakas ng isang shaman na hindi niya maibabagay, at ang mga wala sa bukid na iyon ay matutugunan lamang ang kanilang pagtatapos kung nakilala nila ang isang shaman. Nasaan siya? Saan siya napunta? Tanong ni Ana. Pumunta siya sa direksyon ng bundok sa likuran, sinabi ng isa sa kanila. Hinabol agad ni Ana at mabilis na nakarating sa bundok ng box siya ay biglang tumigil sa pagtakbo pagkatapos ay tumingin muli kay Alex. Sapat, susugurin natin hanggang dito ang mga bundok doon ay matarik, at kung nakikita ako ng matandang lalaki na hinahabol siya, natatakot ako na baka mahulog siya sa kanyang kamatayan. Hindi siya bobo. Masasabi niya na si Alex ang siyang nagpakawala kay Darven. Hinawakan ni Alex ang kanyang ilong. Ang mga bundok ay talagang matarik. Nagawa mo bang makuha ang iyong mga sagot? Ang iyong ama es, nasaan? Sabi ni Ana, tumingin si Alex sa malayo. Ang misteryo sa paligid niya ay patuloy lamang na mas mahirap na malutas. Beep beep, noon lang tumunog ang telepono ni Alex. Kinaila niya ito upang tingnan ang tumatawag na ID and na natagpuan na ito ay Daya. Nakita rin ni Ana ang kanyang pangalan, and isang bagay na sumalampak sa kanyang mga mata. Hindi ako magiging ikatlong gulong sa pagitan mo at ng pag-uusap. Ni Daya, Ania, babalik muna ako.
O tama, ang mga taong mula sa banal na konstabulasyon ay gagawa ng maayos and kudlit, in, maglagay lang ng tubig sa kanila, sinabi ni Alex. Kumaway si Ana pagkatapos ay tumalikod sa kaliwa. Pinaswipe ni Alex ang screen Ana na tinanggap ang tawag. Daye, Alex, may oras ka na ba ngayon? Ang komersyal na Lush Scar pag-alis ng cream ay tapos na. Gusto mo na lumapit at magkaroon ng isang hitsura zero. Umiti si Alex. Ito ay isang komersyal na itinampok mo sa siyempre, magiging mabuti ito. Maaari mo lamang itong ipadala sa aking ina. Kudlit, nag-atubili si Daya, pagkatapos ay sinabi, well, ang aking ina ay dumating sa California, at sinabi niya. Nais niyang tretuhin ka sa isang pagkain. Ang malaking pabor na ginawa mo sa pagtulong sa aking pamilya sa huling oras, hindi pa rin namin maayos na pinasalamatan ka pa Alex Frown, at ang kanyang ulo ay nadama ng malaki sa isang sandali. Si Corey ay nagtanong ng isang mahirap na katanungan sa kanya sa huling oras na tinanong siya kung kailan niya ikakasal ang kanyang anak na babae, ngunit talagang hindi siya makahanap ng isang paraan upang sumang-ayon dito. Sa oras na ito, hinabol niya siya hanggang sa California, halata ang kanyang layunin. Marahil ay tulungan ang kanyang anak na babae na ituloy ang lalaki na magiging kanyang manugang. Elf ito ay nakakabagabag din, Flel sabihin mo lang sa aking ina, no, at sabihin na abala ka. Sinabi ni Daya na hindi na kailangan. Libre ako, agad na sinabi ni Alex. Bagaman pinilit ni Daya ang kanyang sarili sa kanya. Dati, ipinanganak ang isang tao upang dalhin ang mga responsibilidad sa bagay na ito, at hindi nabanggitin, siya ay inilipat. Hindi siya maaaring maging isang tao na walang puso pagkatapos niyang magawa ang pag-alis ng mga hadlang upang matugunan ang kanyang sariling layunin. Pagkatapos ng lahat, nangyari ito na oras din na tanghalian. Sa lalong madaling panahon, nakarating siya sa napagkasundo ang lokasyon. Nangyari din ito na isa sa mga restoran ng 3 na pag-aari ng The Thousand Miles Conglomerate, South Cali. Dining, at inilalaan nila ang Jade Room No. 3. Nang itulak ni Alex ang pagbukas ng pinto upang maglakad papasok, hindi niya napansin na ang isang babae ay naglalakad lamang mula sa tapat ng pribadong silid. Ito ay hindi ibang tao kundi ang kanyang dating inain batas, si Claire Asex. Nang makita ni Claire si Alex na pumapasok sa pribadong silid, agad siyang nagulat. Pagkatapos, nakita niya si Daya inside, na bumati kay Alex ng isang maliwanag ng ngiti. Kinuha pa niya ang kanyang kamay ng mahal. Bilang karagdagan, si Carrie ay tumayo din ng isang ngiti sa kanyang mukha at sinabi, Sish, manugang, halika. Magmadali at umupo. Isang araw na hiwalay ang pakiramdam na lumipas ang 3 panahon. Napanood ko lang ang komersyal na video ni Diane na ang iyong Lush Cosmetics ay tiyak na makakakuha ng mas sikat. Kudlit, pagkatapos, sarado ang pinto. Tumayo si Claire sa labas, nagtataka kung bakit hindi siya komportable. Tahimik na lumakad si Claire sa pintuan ng silid na pinasok ni Alex at pinindot ang kanyang mga tainga laban dito upang pakinggan ang sinasabi ng mga tao sa loob. Nakalulungkot na ang soundproofing ng bawat pribadong silid sa South Cali Dining ay lubos na epektibo. Wala siyang naririnig kundi ang paminsan-minsang pagtawa. Ang isang waiter ay nangyari na dumaan sa sandaling ito, kaya't wala siyang pagpipilian kundi lumingon at bumalik sa kanyang silid. Parehong nasa loob sina Dorothy at Beatrice. Naroroon din ang pamilya ni Claire. Ngayon ay kaarawan ni Adriana, kaya ang parehong pamilya ay nagtipon dito ngayon para sa hapunan. Naroroon din ang kanyang ama, pati na rin ang ilan sa mga matalik na kaibigan ni Adriana. Nanay, bumalik ka na mula sa banyo sa lalong madaling panahon. Nagulat si Beatrice sa kanyang ina. Isang minuto lamang ang tumula nang umalis siya sa silid. Mabilis iyon. Bukod dito, mukhang masaya siya kanina. Sa isang sulyap ng isang mata, mukhang may utang sa kanya ng 5 milyong dolyar. Umupo si Claire sa kanyang upuan sa isang half, ano ang banyo? Galit na galit ako, hindi ko naramdaman na umihi pa. Ang kanyang ama na si Aiden ay sumimangot at sumimangot. Nagturo siya para sa kanyang buong buhay at bom sa isang pamilya na scholar, kaya't binigyan niya ng maraming pansin ang edukasyon. Sa kasamaang palad, ang dalawang anak na babae na siya ay mahusay na naghahanap ngunit binigyan ng labis na pansin ang pera at labis na materialistic, sa mga tuntunin ng Snerichter. Dalawa talaga ang mga substandard na produkto na hindi pumasa sa kalidad ng cheque.
Lalo na ngayon, Wisheo mayroong mga tagalabas na naruroon, ginamit niya ng bukas ang salitang peace. Sinulyapan ni Dorothy si Claire. Sino ito na gumawa ka muli ng anig? Bakit parang may nagagalit sa iyo kahit saan ka magpunta? Galit na sinabi ni Claire, sino pa ang nandoon? Walang awa na walang kabuluhan, ang mabuting asawa mo. Nagulat ang lahat sa mesa. Nanay, kapatid na lalaki. Alex, nakipag-iwalay na siya kay sister isang buwan na ang nakalilipas. Bakit ka pa nag-trigger? Kung hindi dahil sa banta mo siya sa pagpapakamatay, hindi niya hahabulin ang diborsyado na sister. Ikinalulungkot mo ba ito ngayon? Ano ang punto? Sabi ni Beatrice. Tulad ng tungkol kay Dorothy, sinulyapan niya ang pintuan at tinanong, nakita mo ba? Siya. Humigop si Clark ng kanyang tiyan. Nasa tapat siya ng pribadong silid. Paano niya ako magagalit? Oposisyon. Ang bawat tao'y mula sa parehong pamilya ay nakuha. Lalo na si Dorothy, naramdaman niya ang kanyang puso na tumulo ng ligaw sa kanyang dibdib. By this time, pinagalitan niya si Dean kay Di Alex ng isang bangkos, at labis siyang nalungkot sa puntong hindi siya makakain ng ilang araw. Sumigaw siya hanggang hapor pipe worms walpen at, haniw na ta ay, ta nanap na wamas mababa. Mali sa Theng Parpind at nagkaroon ng mute tone na malayo sa paraan ng pagtrato niya kay Alex na nakakasakit sa kanya. Nais niyang makahanap ng isang pagkakataon upang humingi ng tawad sa kanya ng personal. Hanggat handa siyang patawarin, handa siyang gumawa ng anuman para sa kanya. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Sharpay. Siya ang aking boss. Dahil nasa tapat siya ng silid, dapat akong pumunta doon at mag-alok sa kanya ng isang toast. Nakaupo si Claire sa tabi niya at inabot niya upang hilahin ang nakababatang babae na matigas at bumalik sa kanyang upuan. Ang gloss ng alak sa kamay ni Sharpay ay binawi at ang alak ay nabubo sa kanyang damit. Oh my gosh! Tia, anong ginagawa mo? Bulalas niya, si Claire ay tumingin sa kanya ng malamig. Kung nais mong lumapit sa kanya at I curry ang kanyang pabor, sa palagay ko dapat mo lang kalimutan. Tungkol dito, kumain siya kasama ang kanyang bagong biyanan, bakit ka pupunta doon? Upang phone sa kanya, kudlit. Ang mga mata ni Dorothy ay sumabog, ngunit wala siyang sinabi. Tinapik ni Aiden ang mesa gamit ang kanyang mga chopstick at sinabi, Claire Asex, hindi ka ba maaaring makipag-usap tulad ng isang shrew? Ano? Nangyari sa lahat ng itinuro ko sa iyo mula noong bata ka pa? Lahat ba sila ay bumaba sa kanal? Sa sandaling nabanggit si Alex, kahit na si Aiden ay hindi makakatulong sa malungkot na pakiramdam mula sa pagtaas sa kanya. Naisip niya pabalik sa kanyang kaarawan na dakot, kung saan binigyan siya ni Alex ng pagpipinta, the landscape, na nagkakahalaga ng 100,000,000 dolyar, pati na rin ang snow lotus na nagkakahalaga ng 30 milyon. Pareho itong nawasak ng mapanlinlang na anak na ito. Ang landscape ay nap unit, ang snow lotus hod ay natrampled sa. Matapos ang pangyayaring iyon ay nangyari, halos mamatay siya mula sa pagkabalisa na naramdaman niya noong gabing iyon. Tanong ni Adriana, nagpakasal na ulit si Alex. Sino ang babae? Siya ay orihinal na inaasahan na ang kanyang anak na babae ay maaaring manalo kay Alex. Natigil matapos na umalis si Claire Hodd sa city salon at gumawa ng isang ruckus doon at nasaktan ang gases ng libu-libong miles conglomerate, waltz, alam. Ni Sharpay na siya ay ganap na wala sa larawan at umuwi upang sabihin kay Adriana tungkol sa ilwala ng kasangkot pagkatapos nito. Si Waltz ay ang malaking boss ng libu-libong miles conglomerate pagkatapos ng all. Kung ang kanyang anak na babae ay nagpunta at sinubukan na makisali, hindi ba siya maghuhukay lamang ng kanyang sariling libingan na sakt na nagmamadali sa kanyang kamatayan? Sa kabutihang palad, kahit na si Sharpay ay hindi nakagawa ng isang matalik na relasyon kay Alex sa ganoong paraan, ang kanyang plano sa negosyo at mindset hod ay nakuha ang kanyang pagkilala ng ang Brittany at Maya ay napunta sa City Solon sa huling oras, espesyal na tinawag nila si Sharpay at ipinagkatiwala sa kanya ang ilang mahahalagang gawain. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa paggawa ng isang maliit na kapalaran sa hinaharap dahil dito. Gayunpaman, sa paghahanap ni Alex ng isang bagong asawa, syempre, ito ay isang bagay na dapat tandaan. Maaari ba itong kasalukuyang pangulo ng libu-libong miles conglomerate, Waltz? Waltz, aking asno. Ito ay walang kahihiyan na babaeng tanyag na tao.
Tama iyon, ang dati mong hinabol ng labis, Beatrice, hindi mo ba iniisip na medyo malabo ka? Napakaganda ng isang mang-aawit na ganyan. Ang buong iskandalo ay sumabog tungkol sa kanyang pagiging Katenjian, at naghalikan pa sila, at mas maraming nilinaw ito bilang peking, ngunit kung gayon, ano ang nangyari sa huli? Ang mga medyo na iyon ay puno lamang ng shot, at lahat ay walang silbi. Daya, si Alex at Daya ay ikinasal. Sigaw ni Beatrice at tumayo. Ha? Ang Daya na iyong pinag-uusapan, ito ba ang partikular na tanyag sa balita? Ilang oras na ang nakalilipas, ang isa na ang pangatlong prinsesa ng pamilyang Michigan Stromer. Biglang nagtanong ang isa sa mga babaeng kaibigan ni Adriana. Anong pangatlo o ikaapat na prinsesa? Hindi ba siya isang mang-aawit? Pinag-uusapan mo ba ang pagiging ilang prinsesa ng KTV Zero, ngunit siya ay tulad ng isang walang kahihiyan na hussy? Ang pagiging isang prinsesa ay natural. Masasabi ko lang na bulok ang kanyang saloobin. Ang mas nagsalita si Claire, ang nastier ang mga sinabi niya ay naging. Nagmamadali ang kaibigan na si Claire na huwag magpatuloy sa speaking. Mas mahusay mong hindi sabihin ang mga bagay na iyon doon. Magiging sanhi ito ng isang sakuna. Si Daya ay hindi ilang prinsesa ng KTV, ngunit o tunay. Ang pamilyang Michigan Stromer ay isa sa 3-8 digmaharlikang pamilya sa Amerika. Ang patriarch ay isang prinsipe. Narinig ko rin mula sa aking pamilya na ang lolo ni Daya ay pinilit pa ang pamilyang Stromer ng Alaska sa Dow Am. Ngayon, ang pamilyang Stromer ng Michigan ang pangunahing pamilya, at ang lolo ni Daya ang prinsipe. Sa isang solong salita lamang mula sa kanila, kami, mga ordinaryong tao, ay maaaring mapawi sa isang solong gabi. Kudlit. Kaya, mas mahusay mong hindi sabihin ang mga uri ng mga bagay na kailanman parealive. Hindi masyadong binigyang pansin ni Claire ang balita tungkol sa araw, dahil sa kanyang panloob na salungatan, kaya hindi niya alam ang mga detalye tungkol sa pamilyang Coleman ng Michigan. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang kaibigan, halos tumama ang kanyang jaw. Si Daya ay talagang apo ng isang prinsipe, kahit na hindi siya prinsesa, siya pa rin ang ginang ng bansa. Ipinikit ni Dorothy ang kanyang mga mata at sinabi, "Sish, sapat na. Huwag na nating pag-usapan si Alex na. Hiwalay na ako, siya. Huwag muna itong pag-usapan sa hinaharap." Si Adriana ay malinaw na nagbubulungan tungkol sa kanilang kasawian, ana sinabi niya, "Medyo naaawa lang ito. Kung hindi ka nagbanta na papatayin ang iyong sarili upang makakuha sila ng diborsyo, ang iyong pamilya ay umunlad ngayon, at maaari kong magkaroon ng ilan sa mga spotlight na iyon sa iyong nakababatang kapatid. Posible na ang aking piging sa kaarawan ay maaari ring hindi de dito, ngunit sa Golden Age of Youth Hotel sa halip. Kudlit." Nagpa siya si Sharpay na kuskusin pa ang asin sa kanyang sugat at sinabi, "Inerd na tan Golden Age of Youth Hotel ay nasa ilalim din ng 1,000 miles conglomerate, kung saan si Alex ay isang pangunahing shareholder. Nangangahulugan ito na ang hotel na iyon ay itinuturing din na kanyang." Biglang tumayo si Claire kasama ang isang whoosh. Pagkatapos, nag-time siya at tumungo patungo sa pintuan. Tinanong ni Aiden, "Claire, kung saan sa mundo ang iyong pupuntahan?" Sumagot si Claire, "Pupunta ako sa banyo." Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis sa silid, hindi siya tumungo sa banyo. Sa halip, itinulak niya buksan ang pintuan sa tapat ng silid ng direkta at lumakad. Maraming salamat sa suporta sa ating munting channel, Mitsuki Official. Oh,